nang hindi nakaintindi sa hiwalayan ni Moira de la Torre at Jason Marvin Hernandez. Ang dami nagagalit kay Jason, lalo na nung ginudge siya dahil sa kanyang ipinost na message tungkol sa genuine love, pero niloko pa rin daw nito si Moira. 3 taon daw na pagmamahal at tiwala ang sinayang ni Jason. At ang nakakaloka pa dito, Loy, bakit daw ngayon lang nag-reveal si Jason ng kanyang sexual identity? teka muna ha, sandali lang ha. Nakakaloka na talaga ang mga tao ngayon. Yung pag-amin ni Jason na naging unfaithful siya this past few months kay Moira ay kesyo hindi raw babae kundi lalaki ang dahilan. So kung nagbabasa kayo ng mga comments, nag-conclude na agad sila na si Jason ay bading. May nakausap pa akong isang source na friend ni Moira. Ang sabi, matagal nang alam ni Moira na bading si Jason bago pa ito umamin. Kasi raw, exposed naman si Moira sa mga bading at paminta sa showbiz industry. Since mag-asawa sila, binigyan pa rin daw ng chance si Moira na magbago si Jason at baka confused lamang ito at baka ma-save pa ang kanilang marriage. At inray naman daw ni Jason. Pero yun nga, di na kinaya ni Jason, kaya lahat ay ipinagtapat na nito kay Moira para wala nang ang bagayeng bit-bit sa dibdib si Jason. Ewan ko if this is true ha, si Jason at si Moira lang ang makakapagsabi nito. Sinagot naman ito ni Moira ng full black IG story kasama ang pagre-IG story ng paghingi ng apology ni Jason sa singer-songwriter. Eh siguro nga Loy, maagang acceptance ang ginawa ni Moira at tulad nga ng awitin ni Moira, ipinaubaya na nito si Jason sa totoong mundo na nais nito. Kung totoo man ha. Pero syempre, di natin dapat husgahan sina Moira at Jason. Although, for sure, kabisado naman na ng dalawa na ganito talaga pag nasa showbiz ka, lalo na sa social media na lahat ng marites ay may judgment at opinion kahit di alam ang totoong sitwasyon. Nilinaw rin ang handler ni Moira at Jason sa Cornerstone Management na siya, or si Mac Merlan, na kilala ko rin kapatid natin sa LGBTQ, ang katabi ni Jason sa eroplano patungong Dubai for a show. At si Moira pa nga ang kumuha ng retrato. Kaya hindi raw ito yung lalaki na di umano ay jowa nitong si Jason. Kaya pakiusap nito sa nagpakalat na i-verify muna bago mag-post. Nakakaloka ha. Meron namang nagsasabi na hindi bading si Jason, na totoong babae ang third party sa hiwalayan nila ni Moira. Nahuli raw kasi ni Moira na galing sa Spacol si Jason. Nakakaloka. Pati Spacol. Pero kung ito lang ang dahilan, di ba mamaloy, parang ang babaw naman. Ganun ba kababaw si Moira? Ay nako. Basta hintayin natin ang kanilang pagsasalita. Kung sila man ay hindi makatiis at talagang kailangan na nilang magsalita. Samantala, kumakalat din sa social media na magkaroon na sana raw ng divorce bill sa Pilipinas dahil nag-trending ang yes to divorce habang pinag-uusapan ang issue ng hiwalayan ni Moira at Jason. Eh nagagalit ang mga tao kay Moira de la Torre ngayon ha, pagkatapos ang hiwalayan nila ni Jason. Alam nyo ba kung bakit? Sasaktan na naman daw ni Moira ang mga fans niya at ng kanyang uri ng musika dahil sigurado na raw na masasakit na katotohanan na naman ang mga lyrics na isusulat ni Moira sa kantang kanyang ikukompose. Ika nga ng isang nag-comment, sadista yang si Moira. Mapanakit ng damdamin ng mga tumatangkilik ng kanyang mga awitin. Oo nga. Mapanakit talaga yan si Moira. Talagang mapapamoira ka sa sakit. By the way, Loy, Jex, and Josa, tinanggal na ni Moira ang lahat ng pictures na kasama si Jason sa kanya.